utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogrammed. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantalang mahigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos ay inutang mo na. Nakapagsingit ka pa ng unprogrammed or pork barrel lang. Ang maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay, parami ng parami ang nagugutom at parimay ng parami ang nahihirapan sa kanilang buhay sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget ho ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niyan ay utang. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogrammed funds. Ano po yung unprogrammed funds? Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang mag-release. So wala pong transparency dito, hanggang ngayon hindi nila tinutugunan ito. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantalang mahigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos ay inutang mo na. Nakapagsingit ka pa ng unprogrammed or pork barrel ng Pangulo. 800 billion, hindi po libre yun. Yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at ng mga darating pangsaling lahi. Pero walang malinaw na pananagutan sino ang magdi-disburse nito. Paano at saan gagastusin ito? At sino ang may malinaw na pananagutan kapag ka ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption? Hindi po biro ito sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa 1,000 piso natin nung nakaraang taon? Magkano na lang ang halaga ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara sa 1,000 piso natin nung nakaraang 2 taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo paano ginagastos, sinong may pananagutan, at bakit kinakailangan magkaroon ng pork barrel ang Pangulo. Tayo po ay nagtatrabaho day in, day out. Hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin, ang magiging kahulugan po noon, bawas ng 1 araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion unprogrammed funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghakbang ng maisog. Pilit nilang sinusupil ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahakbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability.
Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ka ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng committee na dapat mag-iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil, hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabinbin. Pero kapag ka hindi alyado, kagaya nung mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong issue na lang ang kanilang ibinabato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang kisig, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si Ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din nausapin yung PIDEA leaks at yung sinasabing biggest drug haul sa Batangas? Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado, siya pa ang kinulong. Nasaan ang hustisya dito? Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog. Ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI. Dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag kakritiko nila kumpara sa kanilang alyado. Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Bilang Pilipino, hindi ko inaabsuelto kung may pagkukulang o pagkakamali ang isang akusado. Pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagseserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalan mo ng 2 batalyong sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, nanariyan ang ating saligang batas. Linalapastangan nila. Imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino
kung maano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusadong ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin huwag ka nang maingay. Manahimik ka na lang at magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang inihingi natin sa akbang na maisog. Pantay na trato sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating saligang batas. Yan yung ating sinisigaw na walang transparency, walang accountability. Ang gobyernong naghahari-harian at ang tingin sa ating lahat ay kanilang mga tao-tauhan. Tumungo po tayo sa usapin din ng kapayapaan at seguridad. Malinaw ho sa ating saligang batas, sa Article 2, Section 2 of our Constitution, that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Isinusuka ho natin, ayon sa ating saligang batas, ang pakikipagdigma. Bawal na bawal po yan. Subalit ngayon ho, ang kasalukuyang administrasyon ay idinala na tayo sa bingit ng digmaan. Kaninong interes pa ba ang isinusulong ng administrasyon ni Marcos? Interes pa ba nating mga Pilipino o nung kanyang mga karansyong Amerikano? Wala ho tayong diferensya sa mga kaibigan nating Amerikano. Nakatulong sila, kasama natin, shoulder to shoulder, nakipagbakbakan, nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo ng Pilipino at Amerikano noong World War II. Subalit hindi po natin interes makipagdigma sa ating kapitbahay na higante at superpower na China. Hindi rin ho inosente ang China. Naririto rin yung ating mga mangingisda. Hindi rin sila inosente at hindi rin sila absuelto. Subalit, war is not an option for us. Hindi tayo mananalo. Hindi natin interes ang digmaan at malaking kasinungalingan na tayo ay susuportahan all the way ng Amerikano. Malaking